si Chris Rivalde. Sir, bago lang po ako sa YouTube nyo. Tanong lang po, 1 year na po ako naghulog ng 2-4, hulog ng contributions ko na. Kasama na po ba yun sa FlexiFund ko? Hindi po. Dalawa ang components ng FlexiFund. So, number one is maximum contribution, which is $3,250. So, doon pa lang, hindi na kayo FlexiFund. Tapos, yung second component ng FlexiFund is additional 200 from the maximum. So, $3,450. So, ang FlexiFund po ay nag-uumpisa sa $3,450 pataas. Si Ern Santos, good day sir. Paano ko po mahuhulugan yung previous loan ko sa SS at pag gusto ko po ituloy yung contribution ko sa SS? So, yes po, meron po kayong dalawang options. Pwede po kayong pumunta sa, kunyari, OFW kayo, no? Merong mga bansa na authorized, merong SS office at tumatanggap sila, like sa Singapore, sa Hong Kong, yon pwede kayong magpunta doon. Number two is, pwede kayong pumunta sa authorized buyout centers like us na Philcam Buyout Center. Authorized po kami mag-process ng SS at magbayad ng loans nyo. And number three po, which is yung karaniwan, no? Padala sa Pilipinas, tapos yung kamag-anak nyo po ang pumunta sa SS office. Sir, si Jovelyn, 321, si Jovelyn OFW Channel, paano ba gumawa ng account sir sa SS, sir? Isa po akong OFW. Yes po, punta lang sa website ng SSS, lahat po ngayon ay online na. Pwede po ba mag-advance month's contribution? Yes po, OFW lang ang pwede to, na, kasi naintindihan ng SS na nahihirapan ng OFW magbayad. Up to 5 years po ang pwede nyong i-advance ang contribution nyo. So ngayon po 2022 hanggang 2027 po ang pwede nyong i-contribute. So ano po yun, 60 months ang pwede nyong i-advance contribution. Napakaganda po na iniisip nyo ang advance contribution. Karamihan po ng kababayan ni magbayad ng contribution, ayaw nila. Kayo, advance pa iniisip nyo. So good job si po. Si John Lester Mancini. Okay, si Richelle Belmonte naman. Sir, new subscriber po ako. Ask ko lang kahapon, nagbayad ako ng maximum 3,250 pesos. Pero napanood ko po sa ibang vlog, 2,600 lang binayad nila from Taiwan po. Yes po, real talk lang, no? Napakaganda po na binabayaran nyo yung nasa bracket nyo. Napakaganda na maximum ang binabayaran nyo. Ngayon, ang reality is, hindi lahat ng OFWs nakakabayad ng tamang bracket nila. Hindi nakakabayad ng maximum. So, okay lang po yun. Ang mangyayari lang po is, iba-iba yung computation ng pension. So, pagdating ng panahon, kayo po ay mas mataas ang pension kaysa po sa OFW na hindi nagbayad ng maximum. So, di ba, alam naman natin to, yung mga magulang natin, iba-iba yung computation po ng pension nila. And hindi po nila maintindihan bakit iba-iba yung computation. Nakadepende po yan sa combination of factors, no? Isa na doon is yung gaano karami ang kinontribute mo. Pangalawa is gaano katagal ka nag-contribute. And pangatlo is kung sunod-sunod ba yung contribution mo or putol-putol. So, meron pong computation ng SS sa pension, and definitely yung sa inyo po mas mataas pagdating si ng panahon. Si Cider Ablasa, required ba talaga 3,250 bayaran ng OFW? Optional pa rin. Sa totoo lang po, kung ano yung income bracket nyo, yun po ang kailangan yung bayaran. Pero like we said po, hindi naman to na-enforce ng SS, kasi isipin nyo kayo yung SS, paano mo mapilit or ma-enforce ang 5 million OFWs sa SS contribution nila, di ba? They don't have enough resources para po ipulis ang mga OFW sa buong mundo. Mga 5 million po yun. So, para po sa SS, mas mabuting may contribution na kayo kaysa wala. And yun din po ang sasabihin namin sa Philcam Buyout Center. Mas mabuti pong may contribution kayo kaysa sa wala. And pag nakaluwag-luwag na po, of course, mas maganda po kung maximum. Ito, magandang tanong, no, ni Cyril Bebita. Sir, paano po pag nawala po or di namin makita, mahanap yung SS number? Saan po pwedeng mag-ask noon saka magbabayad kahit walang SS number? Yes po, email lang kayo sa ofw.relations@sss.gov.ph and isend nyo po ang inyong passport para ID, and mas maganda po kung SS ID ang isend nyo.
Pwede po ba through remittance? Hindi po. Walang alam ang remittance sa SS number nyo. Makikita po ba nila yon kahit name lang, last name lang ibigay? Hindi po. Parang bank account po yan, no? Magde-deposit kayo, tapos tanungin anong pangalan, tapos sasabihin mo lang Santos. Hindi po nila mapu-pull up yung bank account number pag binigay mo lang yung last name. So, ganun din po yon sa SS. Si Rosaline Fabian, ask ko lang po kung pwede bang maghulog ng mas mababa ngayong buwan compare sa nauna ko nang nahulog. Yes po, pwede po. Yun nga lang, mangyayari is yung computation nyo ng pension is bababa po. Yun lang po. Si Rosaline Sanchez, sir, paano po kaya sa hindi OFW? Ilang years na po yung lap ko sa need ko po, babayaran yung ilang years namin need? 120 contributions po ang kailangan para magka lifetime pension sa SS. Either OFW po yon or regular employee ng Pinas, basta maka 120 contributions po kayo. Si Elma Aleman, sir, ano ang ma-avail ko sa SS? Gusto ko mag-loan pero self-employment. Ang advice po namin is huwag na mag-loan sa SS. Ang laki po ng interest, karamihan po hindi nakakabayad. At saka interest penalties po, minsan mas malaki pa sa loan amount. So, kung pwede po, huwag na po kayong mag-loan. Paano po mag-loan ang Seaman, sir? Lahat po ngayon online na. So, punta lang po kayo sa website nila and then apply na po kayo doon. Si Rainier Taglion. Si Divina Suzuki. Hi sir, okay lang po ba every 6 months po ako magbayad ng contribution at saan po pwedeng malaman kung ilan po ako month na aking nakahulog? Yes po, okay na okay yon. Actually, meron nga kaming customer. Every year siya naghuhulog, 12 months ang hinuhulugan niya. Ang style po niya is, yung Christmas bonus niya, hindi niya ginagalaw, ginagawa niya ang SSS pension. So once a year lang siya nagbabayad ng service fee sa amin, once a year lang siya nagko-contribute sa SS, 12 months na po yon. Mas madaling tandaan and mas maganda po yung napupuntahan ng kanyang Christmas bonus imbis na kung san-san ito mapunta.